Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito, atin pong pag-uusapan, gaano po ba katagal dapat tinatanggal ang pagporma ng ating mga gusali? So bago po tayo magsimula, intruhan muna natin. Ito mga kapatid, nandito tayo ngayon sa ating ginagawang project, no? Kasalukuyan po tayong magtatanggal ng porma. So, ito pong ating ginagawa ngayon dito, yan, papasok po tayo sa loob ng site, ay yung slab. So, tsaka yung beam. Yan po, sinisimula na po ng mga kasama natin na tanggalin yung porma. Ito nga po pala, yung form po pala na to, yung buhos, nagbuhos sila. So, bali, nakapagtapos na po kami ng aming curing time na 21 days. So, ayan po. Papakita ko lang po sa inyo. Yan, marami po kasi yung nagtatanong dyan na, kung ilang araw daw ba tinatanggal ang forma nung mga buhos natin. No? So, magkakaiba po yan sa iba't ibang area. Magkakaiba din po yan ng curing time. So, yun po ang ating tatalakay ngayon. Tayo na naman po ay may tatalakayin isang napakahalagang bagay na dapat ninyong gawin, lalong-lalo na po sa pagpapatrabaho sa ating mga gawaing pa-construction. Kung kayo po ay tapos na magporma, kung kayo po ay tapos na maglatag ng inyong bakal, kung kayo po ay tapos na maglatag, makapagbuhos ng inyong konkreto, kung kayo rin po ba ay tapos na magpalitada o mag-asintada, ito po ang isang napakahalagang bagay na dapat isaalang-alang kung ating kakailanganin ang pagpapatibay sa ating gawain. Ngayon atin pong tatalakayin ang mga bagay-bagay na kadalasan pong itinatanong sa atin ng ating mga kapatid na nagpapagawa. Madalas po nilang tinatanong, lalong-lalo na po kapag tapos na pong magbuhos o tapos na pong magpalitada, no? Kaya yun, bakit po yung biga po namin ay nag-crack? Nalagyan naman po ng maayos ng bakal yun. No, maganda naman po ang pagkakaporma. Sinunod naman po namin ang mixing ratio na inyo pong binahagi doon sa inyong mga video. Bakit po yung aming slab ay lumundo sa gitna? Bakit po kaya ay ganun din po? Nagawan din po namin ng tama yung paglalagay ng bakal. Maayos naman po ang pagpuporma. Maayos naman po ang paglalagay ng tukod. Pero bakit po ngayon ay lumundo? No, nakakatakot po yung mga ganung bagay. Yung pagbitak ng mga slab at mga flooring, yung pagbitak ng mga biga, yung pagbitak ng mga poste, yung pagkapak ng mga palitada, no? Yung pagcrack po ng ating mga asintada. So, nakakatakot na bagay po yun. So, alin po ba ang isa sa mga nagiging dahilan po dun? Mga kapatid, disclaimer po, tayo po ay hindi isang biyasa pagdating po sa konkreto, pero base po sa ating experience, base po sa ating pagbabasa at base din po sa tulong po ng ating mga sir na mga engineer at mga architect po nating mga kaibigan, no, na ibabahagi po nila ang mga ganitong klase ng kaalaman at yun din po ay nais ko pong ibahagi sa inyo, no. Tayo po, kung inyo pong mapapansin sa ating mga video, tayo po ay hindi gumagamit ng mga technical na mga termino, hindi tayo gumagamit ng mga technical term na sa ating mga palabas. Ang nais ko po ay magbahagi po ng mga term, ng mga salita na kaya pong unawain ng mga ordinaryong manunood, maiintindihan ng maayos. Kung liwanagin, ang curing time po ay hindi po yan ang pagpapatuyo ng konkreto. Malaki pong kaibahan ng curing at saka po ng drying. Kasi mostly po ang drying na isang araw po, pag tayo po ay nakapagbuhos na, pag tayo po ay nakapagpalitada, ay nakikita po natin na dry po ang surface ng ating konkreto. So, masasabi po natin na drying. Pero ang curing po na tinatawag, yan po ay ang pagpapatibay, no? Tandaan po natin, ng ating konkreto ay may kinakailangang araw o may mga duration po yan para po maabot niya ang kanyang pinakamatibay na tinatawag. Although tuyo na po ang konkreto, pero po yung tibay na kinakailangan nating ma-attain ay hindi pa po natin nakukuha. So, may mga
may mga katanungan. Kuya Jude, gaano po ba katagal ang curing time? Kasi yung forma po namin, nung isang araw pa po yan binuhusan, no? Yung slab po namin, ilang araw na po yan na ganyan, hindi pa po nila tinatanggal yung forma. So, gaano po ba katagal ang curing time? So, base po sa ating pagsasaliksik, ayon sa American Concrete Institute, no? Na ang konkreto po, ang buhos po natin, sa loob ng 7 days, ay meron po siyang tibay o lakas na almost 70%. So, yan po ang tinatawag po na 70 in 7 rule ng mga eksperto pagdating po sa konkreto. So, ibig po sabihin na ang konkreto po natin sa loob po ng paglampas po siya ng 7 days, ang kanya pong lakas o ang kanyang tibay po ay hindi pa po mostly 100%. So, 70% pa lang po siya. Gaano ba kahaba ang curing time ng isang number 1 asintada? Yung asintada po, ayan po yung pagsasalansan po ng hollow blocks. So, ang curing time po niyan, base po sa aming experience at base din po sa mga project po na amin pong nagawa na, ang curing time po niyan ng asintada is 1 to 2 days. So, ibig sabihin, pag nilatag po natin ngayon ang hollow blocks, no, hindi po natin siya pwede mo nang pukpukin ng pukpukin sa araw na ito. O kinabukasan na po natin siya pwedeng pukpukin, hindi po siya pwedeng sinsilan ng sinsilan. Kasi po, yung ating asintada or yung ating hollow blocks, maging yung mortar na nandoon, ay hindi pa siya tuluyang tumitigas. So, malaki ang chance po na kapag nilatagan po natin siya ngayon ng hollow blocks at tiniktik mo yan ngayon, malaki ang chance na magbibitak ang wall. So, hindi man mapansin ngayon yan, pero pagdating ng araw, magtataka kayo, bakit dati wala pa naman tong crack? Bakit dati wala pa naman tong lamat? Pero ngayon, nagkalamat na kasi po, ginalaw po yung wall, ginalaw po yung ating asintada nang hindi pa tapos ang curing time. No, late na po lumabas yung epekto. No, late na po lumabas yung crack. So, sa asintada, ang amin pong curing time na ginagamit dyan is 1 to 2 days. Number 2 po ay ang plastering. Yung plastering po, yan yung pagkatapos po natin sa asintadahan, no? Ipa-plastering natin, papalitadahan. So, gaano ba kahalaga ang curing time ng plastering? May mga instances po kami dyan na nararanasan na nagpalitada ngayon, hindi pa tapos ang curing time, nagmamadali, gustong pinturahan, ang ginawa, no? Nilason, nilagyan ng concrete neutralizer. Ang nangyari po, sa madalit sabi, pinwersa po yung curing time niya para matuyo. Nilagyan ng concrete neutralizer para po mapinturahan. So, ang nangyari, sasabihin nung may-ari, kasi ito kuya, dati wala itong kapak eh, pininturahan lang. Nung mga ilang buwan lang, kumapak na. Yun po, kasi nung time na nilagyan siya ng concrete neutralizer, ang nangyari po ay kumapak. Bumitaw po yung semento doon sa pader. So, ang sa madalit sabi, kumbaga hindi pa dumikit ng mabuti ang ating palitada doon sa ating hollow blocks. So, ang nangyari, kumapak kasi hindi pa po tapos ang curing time ay ginalaw na. So, ang susunod po natin dyan ay ang beam o ang biga. Sa pagbubuhos po ng biga, no, meron po tayong dalawang pamamaraan, no, sa paglalagay ng forma ng biga o ng beam. Meron po kaming ginagawa na isinasabay po ang forma ng beam sa forma ng slab. Sabay po silang bubuhusan. Meron naman po pagpuporma ng beam, na beam lang po muna ang bubuhusan, tupalo na lang po ang slab o ang flooring. So kapag ka po ang biga po ninyo ay hindi kasama dun sa flooring nung bubuhusan, no? Pagkalipas po ng dalawang araw, pagkatapos po mabuhusan ang biga, tandaan po nyo ito, ha, biga na hindi kasama ang slab na binuhusan. Pagkatapos po ng dalawang araw na pwede na inyo po siyang nabuhusan, pwede na po magbaklas ng forma. Pero ang babaklasin nyo po na forma ay ang siding, yung sa gilid lang po. Pero yung sa ilalim, nandun pa rin po ang support niya, no? Hindi nyo po tatanggalin yung support sa ilalim, no? Ang support sa ilalim ng ating biga, pati yung kanyang forma,
dapat po tinatanggal yan from 14 to 21 days. No, yung tandaan nyo po ito ha, pag siding, no, sa pangalawang araw, pwede na pong tanggalin ang siding. Pero yung ilalim po, yung support niya sa ilalim, dapat po tatanggalin nyo po siya ng from 14 to 21 days. No, kasi po, pagdating po ng 21 days, yan na po ang kanyang curing time. Tapos na po, makakasigurado po tayo na matibay na po siya. Ang slab po, yan po ang sahig na nakapatong sa ibabo ng biga o ng beam. Yan po, slab. So, yung iba, tinatawag po flooring. No? Pag yan naman po ang ating nabuhusan, so kung inyo pong makikita sa mga building, sa mga kahit sa mga maliliit lang po na mga bahay-bahay, makikita po ninyo ang tagal ng binuhusan, bakit po yung forma hindi pa rin po tinatanggal, yung mga tukod hindi pa po tinatanggal, kasi po hinihintay pa po ang kanyang curing time. So mostly ang curing time po niyan ay from 21 days to 28 days bago po baklasin ang forma, no? Huwag po tayong magmadali, hindi po dapat minamadali, kasi once po na minamadali ay makakompromise unang-una ang inyong safety. So ang isa pa po sa dapat may observe ng maayos para sa curing time na base po sa loob ng bahay ay ang hagdan. So ang hagdan po, yung konkretong hagdan o concrete stairs, ang curing time po niyan is from 7 days to 21 days. No? Depende po yan kung gaano po kakomplikado ang inyong hagdan o gaano po kataas. Kasi may mga hagdan po na simple lang, maiksi, mababa lang. No? So, pwede na po yun from sa 7 days. Pwede na po magbaklas ng forma doon. May mga klase naman po ng mga hagdan na napakakomplikado, mahaba, no? Malaki. Tapos may hagdan naman po na spiral, kung inyo pong makikita na konkretong hagdan pero spiral po siya, paikot. So yung mga ganyan pong klase ng disenyo ng hagdan ay komplikado po yan. So dapat po matagal po ang kanyang curing time. So mostly ang mga ganyang klase ng hagdanan, ang curing time po niyan ay tumatagal na from 21 days to 28 days. So tatandaan po ninyo ha, ang hagdan kapag simple lang, maiksi lang, no, sa isang palapag lang, no, hindi po masyadong komplikado ang design, maliit lang, no, pwede po yan hanggang 7 days. Pero kapag ka po ang hagdan ay malaki, malapad, no, tapos yung design po niya ay komplikado, lalo na po yung may mga pa-letter L, tapos yung mga pa-spiral na hagdan, yan po ay nangangailangan ng matagal na curing time. Kasi base nga po doon sa kanyang design. So, ang isusunod po natin ay ang poste, no. Yung poste po, sa amin, ang curing time po namin ng poste, depende pa rin po yan sa kung gaano po ba kabigat ang kanyang kakargahin. Mostly po, ang poste na wala pong gaano kakargahin bigat ay 7 days. So, sa 7 days, pwede nyo na pong baklasin yung forma po yan, no? Pero yung sa mga poste na malalaki, lalo na yung mga pang second floor, third floor, ayan po, umaabot din po yan ng 21 days. 21 days to 28 days, depende pa rin po yan kung gaano po kataas o gaano po kabigat yung kinakarga niya na load. No? Kaya at malaking bagay po na dapat alam po natin ang pagkakaroon o kailan ba dapat natatapos ang curing time. Hindi po dapat siya minamadali. May iba po kasi na minamadali sa kagustuhan po na matapos agad ang project, pero mali po yun. Hindi po yun advisable na ang curing time ay hindi po minamadali. So maraming salamat po mga kapatid. Kung kayo pa po ay may nais pong idagdag o nais pong ibahagi sa ating mga nasabi sa video ito, kung kayo po ay merong nais na pagtutuin, malaya po kayong maipahayag kung ano po ang inyong suggestion o ano pang pong kaalaman, kung meron pa po kayong katanungan, malaya nyo pong maitatanong rito. Mga kapatid, kung ano man po ang maaari po nating itulong, malaya nyo pong isabihin, malaya nyo pong itanong para sa ikagaganda po ng ating channel at upang marami pa po tayong matulungan. Sa muli, dalangin ko muli mga kapatid na ang video ito ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa ating araw-araw na mga gawain sa loob ng bahay, lalong-lalo na sa gawain pang-konstruksyon.
Ito po ang inyong kapatid, Jude Rios. God bless.